ng milyong-milyong pisong halaga ng foreign currency, ninakawan at walang awang pinatay. Ang mga wanted, apat na magkakasabwat na lalaki, sina Rolando Gonzalez, Rody De La Cruz, Michael Edades at Joelito Pata. As 7 ng Enero ng 2015, nawala ang courier na si Ginang Loreta Antonio habang bumibiyahe mula Pangasinan patungong Maynila. Ang masaklap, nuoy dala ng Ginang ang salaping nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Dahil nga malaking halaga ng pera, naniniwala ang mga pulis na pagnanakaw ang motibo sa pagkawala ng Ginang. Bukod pa diyan, isang nagpakilalang Michael Edades ang lumutang sa impilan at sinabing nagpadala din siya na nagkakahalagang 1.2 milyon pesos para isabay sa mga perang ipapalit ni Loreta. Ang masakit, kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng Ginang sa San Manuel, Tarlac. Si Mang Eliseo Antonio, abot langit ang pagdadalamati nang makita ang bangkay ng kanyang misis. Loreta! Napapaiyak ka talaga. Nakatagilid siya kasi parang nakagano. Nakataas yung dami, nakikita namin yung mga belt. Tapos yung medyas na parang pinaglalagyan ng pera. Grabe naman yung ginawa nila sa asawa ko pa ako. Pera lang sana kinuha nila. Bakit pa nila pinatay ka ako? Talagang nahirapan ka talaga. May hirap na hirap ka sa ano mo. Parang hindi mo maintindihan. Lumipas ang isang taon, nabimbing ang kaso hanggang sa nailipat sa CIDG Dagupan PNP ang investigasyon. Di naman sinasadyang nakakuha ng mahalagang lead sa kaso si PO3 Victorio Juan. Sir, pulis ko kayo? Oo, bakit? Sinabi niya, sir, sino bang umahawak ng kaso nung ano, yung babae na money changer na tinapon sa Tarlac? Sabi ko, bakit? Ano pang alam mo doon, kako? Kakilala ko kasi yung gumawa doon, sir. Sigurado ka ba? Opo. Yung bago gawin yun, sir, sinasama ako doon sa krimen na yun. Ayaw ko, sabi niya. Pero nung natapos na yung krimen, pumunta sila sa akin at sa akin pinapatago yung gamit, yung bag ng biktima, sabi niya sa akin. Ayon pa sa mekaniko, nasa pangangalaga daw ng isang CIDG civilian agent na kinilalang si Rolando Gonzalez ang mga gamit ni Loreta Antonio. Itinuro rin niya ang bahay ng naturang mama. Rolando Gonzalez. Noong 14 ng Mayo taong 2015, dala ang search warrant. Nagtungo ang CIDG Region 1 at Dagupan PNP sa bahay ng isang Rolando Gonzalez sa Barangay Abunag, Pangasinan. Dito, na-recover ang gamit ng biktima. Andun yung bag ni Loreta Antonio. Nung pagbukas namin, nung sabi nung asawa, tsaka kapatid ni Loreta is, dyan yung bag ni Loreta, umiiyak na sila kasi yun sigurado sila, dyan yung bag nila eh. Tapos nung biluksan, nakita yung jacket na may dugo, tapos yung pantalon ni Loreta na nandoon, na pinagbihisan niya. Tapos, nung nilugog, andun yung ID ni Loreta Antonio, tapos yung rosary niya. Pero ang nakapagtataka, na-recover din sa loob ng bag ang wallet at iba't ibang ID ng isang Michael Edades. Matatandaang siya umano ang nagbigay at nakisuyong magpapalit ng 1.2 million pesos. Samantala, tuluyan namang kinanta ni Rolando Gonzalez ang nalalaman nito sa krimen. Batay sa kanyang extrajudicial confession, dakong alas 6 ng umaga, noong 7 ng Enero taong 2015, nakipagkita raw noon sa kanya ang mga kasamang CIDG civilian agents na sina Michael Edades at Rolly De La Cruz. Kasama ang tatlo pang hindi kilalang lalaki. Sa bangkay ng babae niya sa loob, sulugin mo. Kapalit ng pagtapon sa bangkay, pinangakuan siyang bibigyan ng 1.5 million pesos. Nuuy, iniwan na raw sa kanya ang sasakyan.
Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Na-miss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwes, pwede mo itong mapanood dito. Narito ang kwentong krimeng tampok ng iyong ABS-CBN SOCO.